lagi kong itataas. Bandila ng Pilipinas, saan mang sulok ng mundo, iwawagayway ko ito. Pinoy na Bagito, tinakot at minaliit ng kalabang Pedro sa kanyang unang dayo. Pero ang hindi nila alam, ang Pinoy na Bagitong ito ay muntik mapatay ang kalabang Pedro na veterano sa kanyang unang dayo. Sa sobrang lakas na suntok, ang pinakawala ng batang boksingero. Halos humiwalay ang kaluluwa ng Negro laban nang matamaan ito sa kanyang ulo ng isang malakas na suntok na sulido. Ang batang si Cuadro Alas ay minamaliit at tinatakot-takot lang noon bago siya maging angas ng Pinas. Kaya naman ang Negro na kanyang nakalaban ay muntik niyang mapatay at ang pamilya nito sa iyak ay halos may matay. Ating balikan ang unang dayo ni Cuadro Alas General Casimero noong siya ay minamaliit at tinatakot-takot lang dahil siya ay Bagito. Araw ng Sabado, December 19, taong 2009, dumayo ang Bagito nating pambato na 19 anyos lamang noon na si General Casimero sa Estadio Nacional, Managua, Bansang Nicaragua para harapin ang veteranong kampiyon ng interim WBO Light Flyweight Division, ang Colombian boxer na si Cesar Cachilla. Meron itong kartada na 28 na panalo, 2 lamang po ang kanyang talo. Wala pa po sa kalahati ang record nitong si Casimero na may 13 panalo at sa larangan ay Bagitong Bagito. Bagamat undefeated pa itong si Casimero ay underdog po talaga siya sa bakbakan na ito dahil ang inaasahan naman na nalo ng mga tao ay ang veteranong Negro. Dumagdag pa po yung pangmamaliit at sama ng tingin ng kalaban sa tuwing matatapos ang round ng kanilang laban. Kaya napapayuko na lamang po ang Bagito nating kababayan. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng pinaka-legit na online talpakan pagdating sa larong basketball at boxing, ang 1xbet. Gamitin lamang ang aming promo code na 1xmerch at ang link ay nasa ibaba ng videong ito at instant magkakaroon agad kayo ng 7,000 piso sa inyong unang deposito. Sa round 1, batang-bata pa po dito si Casimero at nakakatakot naman ang itsura ng kanyang matandang kalaban. Nagsimula na ang bakbakan at cool na cool lang ang kalaban. Nagpakitang gilas agad ang Bagitong si Casimero at ginamit ang liksi at bigat ng kamao. Bumawi naman ang at gustong i-overpower si Casimero. Dito ay parang nagpakitang gilas agad ang ating kababayan. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na tumama sa kalaban. Round number 2, malaki talaga ang paniniwala ng kalaban na kaya niyang manalo sa ating kababayan. Gusto niyang makakonekta ng solid kay Casimero, kaya lang di niya ito magawa dahil maliksi po ang ating pambato. Sa huling segundo ng round 2, bumanat si Casimero ng mga solidong suntok. Nag-angas naman ang kalaban at baliwala daw, hindi daw siya nasaktan. Sa round number 3, tuloy ang bakbakan at parang walang gustong sumuko at magpatalo sa dalawang naglalaban. Sa round number 8, may isang napakalakas na suntok ang timing na pinakawala ni Casimero. Sa pool ang kalaban dahilan upang bumagsak ito sa ibabaw ng lona.
Round number 9, nakarecover na ang veteranong si Cachilla. Siya pa ang agresibo at sumusuntok kay Casimero. Pero nag-aantay lang po si Casimero ng tamang tempo. Sa round number 10, halata na ang pagod ng veteranong boksingero. Habang maliksi pa rin po ang ating pambato, naging agresibo ito at gustong tapusin si Casimero pero di pa rin umuubra ang kanyang estilo. Round number 11, dito natatapusin ng bagitong si Cuadro Alas ang veteranong kalaban. Animo'y nag-aantay lang ng tamang pagkakataon si Casimero para maibato ang kanyang napakalakas na kanan na timing natatama sa ulo ng kalaban. Tumayo ito at binilangan ng referee pero sabi niya ay baliwala daw at hindi siya nasaktan kaya tuloy ang kanilang laban. Gigil na gigil at nang rapido naman kaagad ng kaliwat kanang suntok ang ating kababayan. Ang huling suntok na kanyang pinakawalan na tumama sa ulo ng kalaban ang tuluyang tumapos sa kanilang laban. Para itong saging na nabuwal at muntik nang mapatay ng kanyang minamaliit na bagitong boksingero na si Cuadro Alas Janrel Casimero. Tuwang-tuwa si Donaire Senior at ang dayuhang manager nito sa impresibong panalo ng ating pambato. Ilang minuto namang nakahiga yung veteranong kalaban ni Casimero kaya sinuri ito ng doktor kung okay pa ba ang kalagayan nito. Pusong Pinoy, pusong palaban, yan ang pinamalas ng ating kababayan. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta nyo. God bless everyone.